Natuntun mo na ba ang daan patungo sa kaharian ng langit? Isang mabiyayang araw ng Lunes, minamahal kong kapanalig. Ikalawa ngayon ng Nobyembre. Ginugunitan natin ang lahat ng mga pumanaw na Kristiyano, lalong-lalo na ang mga mahal natin sa buhay na tumawid na sa kabilang buhay. Mag-alay tayo ng taimtim na panalangin para sa kapahingahan ng kanilang kaluluwa, lalo na ang mga naghihirap pa sa purgatorio, at hingin ng kapatawaran sa mga nagawa nilang kasalanan. Ganun din, hingin natin na gantimpalaanawa ng Diyos ng buhay na walang hanggan ang mga kabutihang nagawa nila dito sa mundo. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang ihanda na ang sarili sa pagpapahayag ng mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pagdating ng anak ng tao sa kanyang kaluwalhatian, kasama ang lahat niyang mga anghel, uupo siya sa maluwalhati niyang trono, dadalhin sa harap niya ang lahat ng bansa, at parang isang pastol na inihihiwalay niya ang mga tupa sa mga kambing. Gayon din niya paghihiwalayin ang mga tao, ilalagay niya ang mga tupa sa kanan niya, at ang mga kambing sa kaliwa. Sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, 'Ali kayo, pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa sa simula ng daigdig. Sapagkat nagugutom ako at inyong pinakain, nauuhaw ako at inyong pinainom. Nang may sakit ako, binisita ninyo ako. Nang ako'y nasa bilangguan, dinalaw ninyo ako.' At itatanong sa kanya ng mabubuti, 'Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom at pinakain, nauuhaw at pinainom? Kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at nilapitan?' Sasagutin sila ng hari, 'Talagang sinasabi ko sa inyo, ano man ang gawin ninyo sa isa sa maliliit na ito na mga kapatid ko, sa akin ninyo ginawa.' Pagkatapos, ay sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa niya, 'Mga isinumpa! Lumayas kayo sa harap ko, sabagkat nagutom ako at di nyo ko binigyan ng makakain. May sakit at nasa bilangguan at di nyo binisita.' Kaya itatanong din nila, 'Panginoon, kailan ka namin nakita ang nagugutom at di namin pinaglingkuran?' Sasagutin sila ng hari, 'Talagang sinasabi ko sa inyo, anuman ang di ninyo ginawa sa isa sa maliliit na ito, hindi nyo ginawa sa akin.' At pupunta ang mga ito sa walang hanggang parusa. Ngunit sa walang hanggang buhay naman ang mga makatarungan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Brother Enzo Muega, seminarista mula sa Diocese of San Pablo. Nasa lupa man po tayo ay parang langit na rin. Mga kapanalig, ngayong undas, muling itinuturo sa atin ni Jesus ang daan patungo sa langit. Ang kanyang mensahe sa atin, "Ako'y nasa inyo. Kung nasaan ang mga nagugutom, nauuhaw, walang matuluyan, walang damit, mga may sakit, ang mga nangangailangan, naroon si Jesus. Sino man ang ating tulungan at alaga ang tao, si Jesus iyon, dahil ang tao ay nilikhang kalarawan ng Diyos. Ang pagtulong natin sa kapwa ay hindi nakadepende kung gaano kalaki ito, kundi paano natin nakita sa kanila si Kristo." Mga kapanalig, ngayong undas na nasa pandemya pa rin tayo, maging paalaala nawa sa atin ang mga krus sa ibabaw ng mga puntod na may nakasulat na SLN o sumalangit nawa. Maging paalaala nawa ito sa atin ni Jesus na habang nasa lupa pa tayo, tulungan natin ang ating mga kapwang nangangailangan. Nasa lupa man tayo ay parang langit na rin sa ating lahat. Manalangin tayo. Panginoon, makatugon nawa ako sa hamon ng mabuting balita ngayon. Sa kabila ng aking sariling pangangailangan
ngayong panahon ng pandemya, maging bukas nawa ako sa pagtulong sa mas higit na nangangailangan sa abot ng aking makakaya. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Mag-isa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, lalo na ang mga nawala ng trabaho ngayong panahon ng pandemya, sa mga may sakit ng COVID at sa mga doctors, nurses at health workers na kumakalinga sa kanila, sa ating mga frontliners at sa lahat ng tumutulong upang maibsan ang paghihirap na dinaranas ng ating kapwa. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, lilipas ang lahat sa mundong ginagalawan. Tanging salita ng Diyos na buhay ang mananatili magpakailanman. Lord Jesus Christ, King of Glory, through the intercession of Mary and all the saints, free the souls of the faithful departed from the punishments of purgatory. And through the intercession of Saint Michael, standard bearer of the heavenly army, guide them to the holy light promised to Abraham and to his descendants. I offer you, Lord, sacrifices and prayers of praise. Accept them for these souls and admit them to eternal joy. Amen. Eternal rest, grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen.